Good morning mga kabagis. Since birthday ko ngayon, punta tayo sa palengke, samahan niyo ako. Alam niyo ba na plinano ko na gagastusin ngayong birthday ko para sa kulitan namin ay halagang 1,000 lang. Kaya let's go. Ayan. Pinakita ko na yung 1,000. Para yan lang, para sa for the boys namin. Magagastusin ko para sa kulitan namin. Dito kasi sabihin niyang bilihan talaga to, bagsakan talaga. Mga as far as Muntinlupa, San Pedro, Santa Rosa, Cabuyao at Carmona, dito na rin bumibili dahil napakamura mga bilihin dito. Mapaisda, karne, gulay, lahat dito sabihin niya. Mura ang bilihin. Yung time na yan, maraming namimili. Kita niya naman, dami ng isda. Dami ng klaseng isda na nandiyan, lalo kung umaga ka. Magong umaga ka na palengke. Ngayon, pag-usapan natin yung 1,000 peso challenge ko para sa birthday ko. Yan, kagaya niya na, inuna ko na yan, tahong. Ano lang, minimal lang yung bili ko ng mga pulutan na yan. I-exacto natin yung 1,000. Tapos, hanap tayo ng kasunod na dapat natin bilhin. Yan naman, hindi ko na bili dahil alam nyo ba isang kilo niya na fresh na tangigi yata o yung tuna. 550 yata, 530, kaya medyo pass muna dyan. Hindi kami bumili. Dumiretso kami dito may karnehan. Dito na binili yung pangpapaitan, pangsisig. Ito naman sa pangpapaitan, hindi ka kaya sa bago na pag bumili ka sa Baguio ng sabihin mo pang papaitan, isang klase na yun, bibigay na kasama na yung isaw, yung parang papait niya sa isaw na laman loob ng baka. Dito wala, ang magiging papait mo rito, yung abdo. At yung abdo naman may halong tubig, pero okay naman na yun, papait pa rin. Ito, bumili ako ng bangos, isang piraso, hindi naman kalakihan, hindi naman maliit, kaya budget talaga. Kasama na rin dito yung sashimi na naka pack. Isang pack lang binili ko para pinapatama lang natin yung halagang 1,000. Then, ayos na. Ang kasunod namin binili dito yung pusit. Dollar din ang halaga ng pusit. Kaya ang binili ko rito yung katamtaman. Lahat ng katamtaman yan. 3 piraso kasi mahal na sa pusit. Lalo na yung puti. Hindi yung hindi yung brown na Yung brown na tinatawag nila. Parang ayun ko anong tawag nila dun sa brown na pusit na parang taba. Yung hala nakita ko. Bumili na rin na halagang 80 na halaan para gawing sopas sabaw para sabaw. Ito balis na kami. May taga-atras pa. Ang magpapatras sa akin si Lolo Ito. So ayan na yung papaitan. Hindi ko na naipakita lahat kung paano yung sequence ng pagluto ko dahil yung time na yan, busy ako. Ako lang halos pagdating sa pulutan, ako ang halos ang nag-prepare niyan. Buti may taga-ihaw ako dun sa labas. Kaya, ayan, nagawa yan. Ito, pinaghandaan din ako ng pamangkin ko, pamilya ko, pinaghandaan ako ng cake. Pamangkin ko, nagbigay din ng cake sa akin, regalo. Maraming salamat. Shoutout pa nga pala sa pamangkin ko, Chris Perez, maraming salamat. Ito yung handa nila para sa akin. Maraming salamat at andiyan kayo na sumusuporta sa akin. So, natapos hindi ko na naipakita lahat kung paano ko lutuin. Actually, nagluto pa ako ng sinukmani dyan. Ito naman yung sisig at saka yung sashimi. Yun naman na pasausawan. Wala akong mabiling wasabi. Kaya ang ginawa ko, yung kikuman, nilagyan ko na lang ng kalamansi at saka sili. Kaya yan, ganyan na lang. Anyway, so okay. Dito mag-end yung natin. Hanggang sa susunod. Sana sumuporta kayo sa vlog ko. Like, share, and subscribe kay Sergio Calu Vlogs. Kaya maraming salamat sa support niyo.
Thank you.